So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. This is Jason TV at yun nga po na so kung bago ka lamang dito sa aking channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin yung ating notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga videos guys. No? So yan, for today's video po is ito nga. No? So kung nakikita nyo yung ating pinaka main background. No? So yan, ito isang NFT game ang ating pag-uusapan today, no? So ito ay si Mines Conquest, no? Ayan. So makikita nyo dito, explore, fight, and become a legend, no? So mamaya titignan natin yung kanilang white paper dito, guys. So yung IDO presale token and blind box presale nila coming soon pa, no? So syempre, meron na rin talagang mga nag-aabang dito. Sabi nga natin, no, kapag pre-sale, syempre, merong mga discount dyan. Kaya, kung mahilig kayo sa mga ganyan, no? So, mas makakababa kayo ng price sa pagbili ng NFTs and tokens, no? Ayan. So, tignan natin ito, no? So, itong si Mines Conquest. So, ito yung mga partners nila, guys. Nandito yung Pancake Swap, no? And also, Coin Gecko, Coin Market Cap, no? So, nandito rin ang ito Trust Wallet and then MetaMask po, no? So Bulondris Resources. So ito yung pinakamahalaga sa play to earn game nito, guys. Ito yung Crystal Dust and the Soul Stone and Bone Fragment. So ito yung ginagamit, no, sa kanilang game para nga po tayo ay maka-earn. And yan nga sabi dito, the remains of the fallen fighters from the wars on Bulondris, they will use pool to upgrade your fighter's equipment. So, ito yung Soul Stone and Bone Fragment. So, yung pinaka-governance nila dito is itong Crystal Dust Token. So, mamaya makikita natin yan sa kanilang white paper din, guys. No? So, ito yung kanilang mga heroes ayan, and NFT. No? So, ito yung mga Bulondris races. No? So, ito si Dwarves and Orcs, no? Humans, yan. Ito, there are three different race you can summon, no? So, ito nga yun. Sila Orc, Dwarves, and Humans, no? Yan. So, yan yung tatlong NFT nila na available pa lang as of now, no? Yan. So, ito yung parang pinaka, ano, no? World or mapa, no? So, makikita nyo dyan yung mga lugar, no? Kung saan pwede kayong makapag-farm and makapag-mina. So, astig din to, guys, no? Ayan, pwede ka rin mag-recruit ng mga heroes, ayan, para nga po lumakas kayo and matalo nyo, syempre, sabi nga dito, yung mga evil na yan. And makakuha kayo ng mga treasure. So, ito nga, meron silang daily mining din dito and pwedeng-pwede nyong itry din po yan, no? Ayan, so may adventure din. So, maganda, no? Defeat the people and creatures that try to stop your progress, ayan. And makakuha, syempre, loot the treasures, no? And so on. Ayan. So, yung kanilang roadmap naman nila dito, guys, ito nga sa quarter 2022, no? So, yung website launch, forming a community, whitelist warm-up, token listening in Pancake Swap. So, game release, bidding function, PBE, battle mode, and bazaar function, no? So, yung quarter 2022, PBP combat, leaderboard function, union mode, and foundry LAN, Alliance Battle and Cross-Chain Mapping, Listening on CEX, no? And Quarter 4, Fun Guessing Mode, Game Client Mapping NFT to Client and Multi-Chain, Kingdom Battle and more, no? Ayan, so ito naman yung kanilang team, Who Are We, no? So ito nga yung pinaka-CEO nila, si Ruben Benzon, no? Lime Green ba yan? Ano? CMO and CTO and so on. So, basahin and tingnan nyo na lang din, guys, no? Yan. So, syempre, yan. Sabi nga dito, a team with more than 12 years of experience in development, marketing, and entrepreneurship. So, ibig sabihin, itong mga to, guys, is parang talagang mga business-minded sila, no? Yan. So, kaya nila na buo. Ito, sabi nga, creating a sustainable revenue economic system in our great vision. So, yun yung pinaka-vision po nila, no? Ayan.
So, you can join sa lahat ng kanilang mga ano guys ha, social media accounts. So, ilalagay natin sa ating description, no? Yan. So, ngayon, bisitahin natin yung kanilang white paper. And mamaya, mititignan pa tayo, no? So, ito nga yung introduction, how to play, yan. So, download, syempre, MetaMask. And, ito nga siya, no? So, nasa, you can trade then CSD token through PancakeSwap. No? So, yung pinaka-token nila or governance, o ito po si TSD, no? So, yung Play and NFT, yan, makita natin. Ito nga yung tatlo, no? The Orcs, Humans, and Dwarves, no? Yan. So, yan, nandito na rin yung mga presyo ng kada NFT na to, no? So, yan. So, tatlong NFT pa lang. Anim to, actually, makita natin mamaya dito, no? Ito yung types of NFT. Yan, no? Dwarf, Orc, Human, and ito nga yung tatlo, no? So, si Rogue, Knight, Elf, and Druid. Ha? Ayan. So, wala pa. So, yung available pa lang is itong si Dwarf, Orc, and Human. No? So, yung upgrade dito. Eto guys, no? So, syempre, pag mga ganito is meron ding upgrade or level-level ng tinatawag. So, syempre, mas mataas na level ka, mas mataas yung pwede mong ma-earn. And kaya mong talunin, syempre, yung mga bosses or ano mga meron dito, no? So, yung sa mga dungeon, mamaya makita natin din yan, no? Siyempre, the more level you reach, no? Siyempre, yan ang leveling up will increase the benefits of mining. So, ibig sabihin, kapag mataas yung level mo, matataas yung benefits ng pagmiminabo dito. So, ganun kaganda. So, yung attributes, yan. So, makikita nyo rin yung strength, intelligence, health, agility, willpower, and mental strength. Yan. So, basahin nyo na lang din guys, ha? Skill and talent. So, syempre, ito. Asianity can have up to 5 skills, no? So, yun, ganda, no? Meron silang tigli 5 skills. So, tatlo pa nga lang yung NFT, syempre. Ayan, at least, makikita natin, no? So, meron pala silang tig pa 5 na skill and racial talent, professional skills. So, dito naman, tignan natin yung kanilang daily mining. So, ayan. Ito yung daily mining nila. Temporary workers. Coolies, no? So, walang required na level. So, kahit anong... or walang requirements pala. Sorry, no? So, yung level 1 lang. Ayan. So, syempre, ito yung per block payout mo or token na pwede mo makuha. 0.01, no? So, syempre, kapag merong level 2 and ayun nga, orcs. So, syempre, mas malakas or mas marami kang pwedeng ma-obtain per block. So, yung church, field, hospital, city guard, no? So, kayo na lamang din ang pagtingin na ito, guys, ha? Ayan. And, ano pa? So, NFT working. So, paano nga ba nang working yung scenarios and block computing, no? So, temporary worker coolie. Ito yung SST. No requirements din, no? So, lumberjack SST. Ayan. So, parang pampalakas to, no? Itong mga token na to, ginagamit pang palakas ng mga, ayan, so NFT strength nga, attribute, no? So, makikita nyo dyan. Ng inyong mga weapon or anong paman, no? Ayan, so ganun. Ganun lang din naglalaro yan, guys, ha? So, yung dungeon adventure, so ito nga, meron, ano? Every 12 midnight. So, every 12 midnight, meron silang dungeon. So, syempre, ano yung pwede mo makuha dyan, no? Syempre, mga rare, ganun. And, kahit ano pa, no? So, sa solo adventure, pwede ka rin makakuha ng SSD tokens. Ayan. So, reward ito. Ito yung reward pala. SSD, VFT tokens, and wearable device weapon. So, ayan, di ba? So, kagandahan is may mga reward ka na makukuha. So, team adventure, meron din syempreng reward. So, astig to, guys, no? Ayan. So, PBE reward withdrawal rules naman din. Ito, the interval between the two times to collect the battle reward is in 48 hours or 2 days halos to, no? And may handling fee lang siya na 2%. Yan, so ganun. And ano pa, PBE supplementary. Yan, so yung requirements nga, no? 1 to 3, pwedeng pwede to, no? Sa jungle, no? And sa Burning Legion, ito naman 4 to 6 yung level na kailangan. And so on. Sa PvP ito, syempre collect powerful warriors and for powerful team and complete
with players around the world and get ladder rewards and battle rewards po, ano? So syempre palakasin mo muna yung mga NFTs dito or hero or warriors bago makipaglaban and para maka-earn din tuloy-tuloy. So ito na po yung multi token economy nila. So ito nga yung sinabi ko, yung CSD pinaka-governance token po nila. So ayan naman nakalagay na ano. And so ito yung Soulstone SSD, no, makikita nyo. Ito nga yung pang-upgrade daw, so it will be used to cost new NFTs, ito. And participate in adventures and graphic equipment, also bring greater application scenarios for the soul. So ayan, pang participate nga sa mga adventures, craft ng equipment para lumakas, no. And ito namang bone fragment or BFT token is ito nga, note, may mga naka-note naman, are only currency used to level up all NFTs. Ayan. And are necessary to summon Dwarf Zoo NFT. Yan. So, sana nag-guess nyo yan, guys. Ha? So, ito yung pinaka-governance token nila. So, meron silang supply na malaki. Ito, maximum supply. Ano ba ito? 10 billion or 1 billion po, no? Ayan. Token assignment, play to earn. So, ang ganda na ito, guys, dahil malaki po yung kanilang play to earn. So, ibig sabihin, malaking chance na talaga na maka-earn ka. So, ayan po yung mahalaga sa mga ganito, no? Kailangan na play to earn. Minsan, tingnan nyo rin. And liquidity, pre-sale team, and treasury marketing advisors, no? And so on. So, meron din silang ditong tinatawag na referral program. So, ito po yung kanilang referral program. So, kagandahan, no? Karamihan na is meron mga referral program pag mga ganito, no? So, maganda kasi yan kasi para maka-earn din yung, syempre, yung nag-invite, no? Ayan. And talagang maraming tatangkilik dahil meron na nga silang mga gantong program. Ayan. So, balik tayo doon sa kanilang pinaka-main dashboard nito. And tingnan din natin yung kanilang Twitter account din muna. So, syempre. So, ayan. Ito, guys. Pwede nyong bisitahin to, ha? Mind's Conquest, no? Ayan. So, syempre, follow nyo na rin, no? So, na-follow na natin. And for more updates lang din, guys, para nga po updated kayo. So, meron na ditong 19.8K followers yung kanilang Twitter account. And lagi naman silang updated dito, guys, no? Ayan. So, 4 hours ago lang, nag-post sila nito, no? Don't miss your chance to get some of our first in-game NFTs. So, ayan. And so on, no? So, para updated kayo, try nyo na rin na mag-follow dito, no? So, yun lang. And siguro hanggang dito lang tayo sa video na ito, guys. And kung nagustuhan nyo, no? So, syempre, huwag kayong basta-basta na lang din papasok, no? So, invest what you can afford to lose and do your own research muna sa mga gantong platform, no? So, nagbigay lang tayo ng konting idea and nasa sa inyo pa rin yung decision yan, guys, kung gugustuhin nyo yung kanilang project na ito, no? So, yun lamang po, guys, and maraming salamat po.